Marami sa ating mga Pilipino ang may suliranin ukol sa lupa at karaniwang ang mga biktima ay ang mga walang kaya sa buhay at kulang sa kaalaman ukol sa batas na sinasamantala naman ng mga may kaya at kapangyarihan. Para sa iyo, alin ang higit na mahalaga? Ang lupang iyong pinaghirapang linangin o ang paghahanap ng katarungan o ang isang buo at tahimik na pamilya? Ano ang itinuturing mong pinakamahalagang yaman na mayroon ka sa buhay? Bakit? Magandang araw, Grade 10, at salamat sa muli nating pagkikita at pagsasama-sama ngayong araw para sa isa na namang talakayang hitik na hitik sa bagong kaalaman at kasiyahan. Dahil gaya ng madalas nating sabihin, hindi naman kailang nakababagot at nakatatamad ang pag-aaral. Kaya dito sa ating classroom, sama-sama tayong mag-enjoy habang natututo. Sa maraming pagkakataon, ugat ng halos lahat ng away o gulo ay ang usapin ukol sa lupa kung saan pa man din tayo nagmula at babalik ang kusa sa takdang panahon. Maraming relasyon ng magkakamag-anak ang nasisira, nag-aaway, nagdedemandahan, at ang masaklap ay humahantong pa sa patayan. Pamilyar ba kayo sa mga isyong katulad ng nabanggit ko? Ang mga ito ay may kaugnayan sa dalawang kabanata ng nobela ni Rizal na El Filibusterismo na ating susuriin. Sa aralin nating ito ay may kaugnayan sa pagsusuri sa piling kabanata ng kanyang nobela. Hello, Grade 10! Batid nyo bang maging si Rizal o ang kanyang angkan ay nagdanas din sila ng pang-aapi at inagawan din sila ng lupa? Dahil kilala ang kanilang angkan na may malawak na lupain. Tama kayo! Batid ni Rizal ang kalagayan ng mga Pilipinong naapi noong panahon ng mga Kastila. Kaya naman, nailarawan niya ang pang-aaping ito sa katauhan ni Kabesang Tales sa Kabanata 4, gayon din ang malaking agwat ng mahirap at mayaman sa Kabanata 10. Sa katapusan ng ating aralin, kayo ay inaasahang na ibabahagi ang ginawang pagsusuri sa napakinggang buod ng binasang akda batay sa katangian ng mga tauhan, pagkamakatotohanan ng mga pangyayari, tunggalian sa bawat kabanata. Pangalawa, na isusulat ang buod ng binasang mga kabanata. Pangatlo, nagagamit sa pagbubuod ang tamang mekanik sa pagsulat, ang baybay, bantas at iba pa. Gayon din ang wastong pag-uugnay ng mga pangungusap o talata. Pero teka muna! Ano nga ba ang mga bagay na nalalaman natin kay Kabesang Tales? Tama, anak ni Tata Celo, ama ni Huli, Kabesa de Barangay, may-ari ng lupa na inangkin ng mga praile. Para lubusan nating makilala si Kabesang Tales, ay basahin natin ang buod ng dalawang piling kabanata ng nobela, ang Kabanata 4 at 10. Matigas na ang sabi ni Kabesang Tales. Ipinakita ng mga praile ang kanilang titulo sa lupa. Wala. Naging kawal si Tano. Di ibinayad na kapalit ang anak. Sabi niya, binungkal ko't tinamnan ang lupang ito. Namatay at nalibing dito ang aking asawa't anak na dalaga, si Lucia. Sa pagtulong sa akin, kaya't di ko maibibigay ang lupang ito. Kundi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanyang asawa't mga anak. Anya rin ukol sa pagiging kawal ni Tano. Ako'y bumabayad sa abogado. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang siya'y mapabalik. Ngunit kung ako'y matalo, di ko na kailangan ang anak. Tinanuran niya ang kanyang bukid kaya lagi niyang dinala ang kanyang baril. Hindi makapasok ang sino man dahil binalita siyang bumabaril. Nagdala siya ng gulok. Balita sa arnis ang kabesa. Ipinagbawal ang gulok. Nagdala siya ng palakot. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos. Isinanla ni Huli ang kanyang mga hiyas maliban sa isang agnos na binigay ni Basilio. Hindi pa rin nakasapat ang panubos. Pinasya niyang mangutang kay Hermana Penchang at maglingkod dito bilang utusan. Noon ay bisperas ng Pasko, kinabukasan, araw ng Pasko, ay maglilingkod na siyang alila. Masalimuot ang naging panaginip ni Huli ng gabing iyon.
Ngayon naman ay basahin natin ang buod ng Kabanata 10, pinamagatang Kayamanan at Karalitaan. Sa bahay ni Kabesang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tiani, nakituloy si Simon. Nagdarahop si Kabesang Tales pero dala ni Simon ang lahat ng pagkain at ibang kailangan at 2 kaban ng mga alahas. Ipinagmalaki ni Simon ang kanyang revolver kay Kabesang Tales. Nagdatingan ang mga mamimili ng alahas. Si Kapitan Basilio, ang anak na si Sinang at asawa nito, andoon din si Hermana Penchang na bibili ng isang singsing na brilyante para sa birhen ng Antipolo. Binuksan ni Simon ang 2 maleta ng alahas. Mga alahas na may iba't ibang uri, ayos at kasaysayan. Napatingin si Kabesang Tales sa mga alahas ni Simon. Naisip niyang parang sa tulong ng kayamanang ito ay tinutudyo siya ni Simon. Nilalait ang kanyang kapahamakan. Bisperas pa naman ng araw ng kanyang pag-alis sa bahay niyang iyon, isa lamang pinakamaliit sa mga brilyanteng iyon ay sapat ng pantubos kay huli. Walang namimili ni isa man sa mga nagsitawad sa mga luma sa makasaysayang alahas ni Simon. Inilabas ni Simon ang mga bagong hiyas. Dito namili si Nasinang at iba pa. Aniya kay Simon, siya raw ay mamimili rin ng alahas. Tinanong ni Kabesang Tales kung may ipagbibili. Iminungkahi ni Sinang ang kwintas. Tinawaran agad ni Simon nang makilalang iyon nga ang kwintas ng kasintahang nagmongha. 500 piso o ipinagpalit ng kabesa sa alinmang hiyas na maibigan niya. Nag-isip si Kabesang Tales. Sabi ni Hermana Penchang, di raw dapat ipagbili iyon dahil minabuti pa ni huli ang paalila kaysa ipagbili iyon. Isang guni raw muna ni Kabesang Tales sa anak ang bagay na iyon. Tumango si Simon. Ngunit nang nasa labas na ng bahay ay natanaw ni Kabesang Tales ang mga parayle at ang bagong gumagawa ng lupa. Nangagtawanan pa iyon nang makita si Kabesang Tales. Tulad niya ay isang lalaking nakita ang kanyang asawa na kasama ang ibang lalaki at pumasok sa isang silid na nangagtatawanang inaglahi ang kanyang pagkalalaki. Bumalik ng bahay si Kabesang Tales. Sinabi kay Simon na di niya nakausap ang anak. Kinabukasan, wala na si Tales pati ang revolver ng mag-aalakas. Wala sa kalooban. At ang naruroon ay isang sulat at kwintas ni Maria Clara. Humingi ng paumanhin si Tales sa pagkakakuha ng baril na kailangan daw niya sa pagsapi niya sa mga tulisan. Pinagbilinan si Simon na mag-ingat sa paglakad sapagkat pag nahulog ang mag-aalakas sa kamay ng mga tulisan ay mapapahamak ito. Ani Simon, sa wakas ay natagpuan ko ang taong aking kailangan. Pangahas, ngunit mabuti nga ito, marunong tumupad sa mga pangako. Dinakip ng magwardya sibil si Tandang Selo. 3 ang pinatay ni Kabesang Tales ng gabing iyon. Ang praile, ang lalaking gumagawa sa lupa, at ang asawa nito ay nagkaroon ng madugong pagkamatay. Putol ang leeg at puno ng lupa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae, ay may papel na kinasusulatan ng Tales na isinulat ng daliring isinausaw sa dugo. Hayan Grade 10! Nabasa na natin ang buod ng 2 piling kabanata ng nobela. Bakit mahirap maging kabesa di barangay noon? Ang tugon? Sapagkat siya ay isang tagapaningil ng buwis at kung may di magbayad ay siya pa ang nagpapaluwal. Kalawang tanong, ano ang ibig sabihin ni Kabesang Tales sa magiging lupa rin tayo at hubad tayong talaga ng ipanganak? Ang tugon, hindi dapat matakot sa kamatayan dahil tayong namang lahat ay mamamatay at ano ang ikatatakot sa karalitaan ay nagsimula tayo sa kahirapan sa walang damit, ika nga. Pangatlo, anong batas ang pumanig sa mga paring korporasyon upang makuha ang lupa ni Kabesang Tales? Ang tugon, wala kundi ang batas ng pansariling kaligtasan ng mga eskribano at hukom na takot sa korporasyon ng mga kura. Kaya silang ialis sa tungkulin ng mga praile. Ang totoo, mabuti ang mga batas ng mga Kastila na dapat ipasunod, ngunit pinasasama ito ng mga namamahala, gayong walang naipakitang katibayan ang korporasyon. Makuha nila ang lupa ni Kabesang Tales. Isa ito sa mga nakatulong sa katamaran ng mga Pilipino. Bakit ka pa magpapakasakit na gumawa at umunlad kung ito ay kakamkamin din lamang ng mga praile pagkatapos?
Sa ano inihahambing ng ilan si Kabesang Tales sa kanyang pakikipag-asunto sa mga praile? Ang tugon? Palayok na bumabangga sa kaldero, langgam na kumakagat kahit na siya'y tirisin lamang. Anong ginawa ni Huli ang pinintasan ni Rizal? Ang tugon? Ang pag-asa sa mga milagro. Inilagay ni Huli ang perang napagbilhan ng kanyang mga alahas sa ilalim ng imahen ng birhen at umaasang iyon ay magiging doble kinabukasan. Sinanay ng mga praile noon ang mga Pilipino sa ganitong pag-asa sa mga milagro upang matutupang magtiis ang mga katutubo at iasa ang kanilang bukas sa pagmimilagro ng kanilang mga patrong santo sa halip na gumawa sila ng mga paraang maaari sa pag-uusig sa makikapangyarihan. Humantong sa himagsikan. Ito kaya ang nakatulong sa ating pagpapaubaya ng lahat kay Bathala o ang kaisipan natin na bahala na? Dumako tayo sa Kabanata 10 at sa pagkakataong ito ay makatutuwang natin ang kapwa ko guro dito sa Silawit National High School para sa pagtugon sa ating talakayan ngayon. Siya ay isang mahusay at napakagandang guro sa Filipino, si Ma'am Noreen Tilegaspi na siya ring guro ng Filipino sa grade 9. Hello, Ma'am Noreen! Hi, Sir Dennis! Magandang araw sa lahat ng grade 10. Ma'am, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong pagtugon upang makasama namin kayo sa ating talakayan ngayong araw, sapagkat batid kong may paliliwanag ninyo at masasagutan ang ilan lamang sa katanungan ukol sa nobelang sinusuri namin. Tama! At karangalan kong makapagbahagi ng aking kaalaman sa inyong aralin, Sir Dennis. Sige, Ma'am. Simulan na natin. Ang unang katanungan, Ma'am, bakit kinakabesang Tales nanuluyan si Simon? Ayon sa sabi ng mag-aalahas, iyon daw ang pinakamalaki at pinakamasinop na bahay sa puok na iyon. Ang tunay na layunin ni Simon ay makilala ng lubusan si Kabesang Tales, na sa balita niya sa mga nangyayari rito ay maaaring isang taong akma para sa balak niyang mahiganting paghihimagsik. Ang pangalawang tanong po namin, bakit natuwa si Simon sa ginawa ni Kabesang Tales ng pagkuha ng kanyang baril? Nakilala niya ang pagkalalaki at pagkamaginoon ni Kabesang Tales. Ipinalit pa sa revolver ang agnos na ayaw sanang pakialaman dahil walang pahintulot ang anak. Nakita niya sa kabesa ang isang taong hinog ang dibdib sa init ng kanyang paghihiganti. Ito ang kailangan niyang makasama sa kanyang paghihimagsik. At ang pangatlong katanungan po namin, bakit natuwa pa si Simon nang dakpin ng magwardya sibil si Tandang Selo? Lalong maglalatang ang galit ni Kabesang Tales at lalong mapapadali ang paghimok niya rito upang maghimagsik. Kaya naman pala. Ma'am Noreen, maraming salamat sa inyong pagbabahagi at umaasa kami na makakasama pa namin kayo sa mga susunod nating mga episode. Maraming salamat din at magandang araw sa lahat. Maraming salamat, Ma'am. Hayan, grade 10. Alam kong naging malinaw sa inyo ang paksa ng dalawang piling kabanata na aming ibinahagi sa inyo kahit buod lamang ito. At iyan nga ang paksang ating pag-uusapan sa puntong ito. Ano nga ba ang buod? Ang buod ay tala ng isang individual sa sarili niyang pananalita ukol sa kanyang narinig o nabasang artikulo, balita, aklat, panayam, issue, usap-usapan at iba pa. Nagtala si Suarez at Fitt noong 1994 ng tatlong pangangailangang ito ay siya ring refleksyon ng mga narapat na taglayin ng isang sulating buod. Una, kailangang ang isang buod ay tumatalakay sa kabuuan ng orihinal na teksto. Pangalawa, kailangang nailahad ang sulatin sa pamamaraang neutral o walang kinikilingan. Pangatlo, kailangang ang sulatin ay pinaiksing version ng orihinal at naisulat ito sa sariling pananalita ng gumawa. Ang katangian ng mahusay na buod ay nagtataglay ng obhektibong balangkas ng orihinal na teksto. Hindi nagbibigay ng sariling ideya at kritisismo. Hindi nagsasama ng mga halimbawa, detalye o impormatibong wala sa orihinal na teksto. Gumagamit ng mga susing salita. Gumagamit ng sariling pananalita ngunit napapanatili ang orihinal na mensahe. Narito naman ang ilang simpleng hakbanging magagamit sa pagsulat ng buod ng isang akda. Habang binabasa ang akda, salungguhitan ang mga makakalagang punto o detalye.
Ilista o igrupo ang pangunahing ideya, ang mga katulong na ideya, at ang pangunahing paliwanag sa bawat ideya. Kung kinakailangan, ayusin ang pagkasunod-sunod ng mga ideya sa logical na paraan. Kung gumamit ng unang panauhan, halimbawa, ako, ang author, palitan ito ng kanyang apelyido ng manunulat o siya. Isulat ang buod. Mahalagang pag-aralan ang pagsusuri ng isang panitikan at pagbubuod dahil napapadali nito ang pag-unawa ng mambabasa sa isang akda. Laging tandaan, kapag maayos mong nagawan ng buod ang isang akda, ibig sabihin ay naunawaan mo ito. Huwag ding kalimutan na sa pagbubuod, kailangan ang paggamit ng tamang mekanik sa pagsulat. Katulad ng mga sumusunod, tamang paggamit ng mga bantas, pagbabaybay o spelling, pasalita, pasulat, pabigkas, kung anong sulat, siyang basa, kung anong basa, siyang bigkas, kung anong bigkas, siyang gamit. Ang tiyak na gamit ng at nang, gamit ng walong bagong titik sa alpabetong Pilipino, ang mga hiram na salita o tuntunin sa paghihiram ng salita. Alam kong malinaw na sa inyo grade 10. Ngayon ay subukin natin ang inyong kakayahan sa mekanik sa pagsulat ng buod. Ituon ninyo ang inyong pansin sa tekstong nasa screen. Pansinin ang mga salitang naitiman. Sa palagay ninyo, tama kaya ang mga ito? Mapapansin ba ninyo na kapag pinakinggan lamang natin ito ay tama? Subalit kung babasahin natin, ay kapansin-pansin ang hindi pagsunod nito sa mechanics. Pansinin ang mga salitang mas naitiman. Tama ba ang pagkakasulat ng mga ito? Suriin natin. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para ituwid ang mga naitimang salita. Isulat lamang ninyo sa inyong papel. Kaya pa ba grade 10? Tignan natin. Ganito dapat ang pagkakasulat ng buod na susunod sa tamang mechanics ng pagsulat. Ihambing ninyo ang inyong makasagutan sa nasa sa screen. Hayan! Alam kong nasundan ninyo ang ating talakayan. Ulitin lamang natin grade 10 ha? Mahalagang pag-aralan ang pagsusuri ng isang panitikan at pagbubuod dahil napapadali nito ang pag-unawa ng mambabasa sa isang akda. Laging tandaan, kapag maayos mong nagawan ng buod ang isang akda, ibig sabihin ay naunawaan mo ito. Huwag ding kalimutan na sa pagbubuod, kailangan ang paggamit ng tamang mekanik sa pagsulat na katulad ng ating tinalakay. At upang masubok ninyo ang inyong kakayahan at natutuhan sa araling ito, ay maaari ninyong isagawa ang aktibidad na ito. Sumulat ng buod na hindi bababa sa 10 pangungusap na lalagom sa mahalagang kaisipan sa buhay ni Basilio. Nararapat gamitin sa gagawin mong pagbubuod ang tamang mekanik sa pagsulat tulad ng tamang baybay, bantas, gayon din ang wastong pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap sa bawat talata. Isulat ito sa malinis na papel. Narito ang ating rubrics. 5 puntos, mahusay ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa kabuuan ng mga talata. Nagamit ng wasto at maayos ang mga bantas. 4-3 puntos, may logical na organisasyon ang mga ideya, ngunit hindi masyadong mabisa ang paggamit ng mga salita at bantas. 2-1 puntos, hindi maayos ang organisasyon ng mga ideya at paggamit ng bantas sa mga talata. Kaya naman, para malinaw pa rin maihatid ang mensahe o punto ng isang kwento sa pamamagitan ng buod lamang nito, ay mahalagang taglayin ang mga katangiang ating tinalakay at maisakatuparan ang mechanics nito.
Mahalaga rin na magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga batas, lalo na sa usapin ukol sa lupa upang hindi magmukhang kawawa at di pagsasamantalahan ninuman. Laging tandaan na gumawa lamang ng tama at huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Tandaan na walang mang-aapi kung walang magpapaapi. At iyan ang tampok nating aralin ngayong araw na ito. Handa na nga kayo para sa susunod na talakayan. Kita kids, mag-enjoy habang natututo. Siyempre naman, dito pa rin sa classroom ni Teacher Dennis, kaya makinig, magmasid at makiisa sa ating mga aralin dito sa TVRBI. Dahil ang pagkatuto, hindi lamang sa isip, dapat tagos hanggang puso. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo.